dahil malapit na o tag-ulan na naman po ulit. Biglang bumuho sa malakas na ulan itong tanghali hanggang hapon sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Wala tuloy nagawa ang mga motorista sa Araneta Avenue sa Quezon City kundi lumusong sa baha. Para maiwasan natin na agad masira ang ating motor kapag nalusong natin sa baha, bibigyan ko kayo ng konting tips. Tara, punta natin yung motor. So right, so dito na, napapansin naman natin na dito yung motor. So kung mapapansin nyo, matabi siya. Oo, dahil tag-ulan na nga. So karamihan ng mga dinadaan natin kalsada is talagang matubig or maputik. Wala tayong magagawa dyan. So iisa-isayin natin simula sa mababaw pataas. Ano? So yung pwedeng tamaan o pwedeng mabasa ng tubig. Tara, turun natin dito. So sa ngayon, nandito tayo sa may harapang gulong. So ito yung makikita natin syempre sa may harapang gulong. Sa baha, depende kung sabihin natin na mababaw lang naman yung baha. Eh, wala namang kaso, wala namang ibang tatamaan sa ating motor, kundi yung ating pinakagulong at mags lang naman. So sa mga ganyang klase, mas mainam po na linisin natin agad. Dahil syempre ang tubig po na baha ay marumi. Pwedeng magdulot din naman pagkakalawang sa ating ibang parts ng motor. Tulad, syempre hindi naman dito lang pupunta yan. So, mapapansin nyo, umaakat din yung tubig dito sa taas. Mapapasa rin yung chassis. Hanggang dito, may talsik. Ayan, may talsik dito. At pati syempre, yung ating likuran. Yung makikita nyo yung ating understand and ating side stand. Ito yung mga posible na mabaha kapag, or mabasa kapag kahit mababaw lang yung baha. So, ang dapat natin gawin dito is, syempre, banlaban lang natin kahit sprayin siya ng tubig na malinis. So, para at least kahit paano, mabanlaban o matanggal yung ating dumi. Kahit linis lang, ha, sapunin, sabon, ganyan, kung paano nyo siya nililinis. After malinis, pwede nyo na siya takpan para hindi na siya mabasa kung sakali na nakapart na lang siya. Ngayon, paano naman kung lumalim? Sabihin natin, inabot na to. Sabihin natin dito, kalahati. Kataasan natin kasi depende na yan. Sabihin natin kalahati kasi pag, kahit kalahati yan, pagka umalon yung tubig, umaangat din talaga. So, kapag kalahati ng tubig, ang tatamaan yan, syempre, o mababasaan yan madalas, ay ang pinaka-axle natin. Sa loob nito, mayroong bearing. Sa loob dyan, may mga grasa. So, sa grasa na yun, although ang grasa natin is water repellent, pero possible pa rin na mayroong maiwan na tubig sa loob dahil may mga seal tayo dito sa gilid. So, hindi lahat ng tubig mawawala o matatanggal sa loob ng ating bearing. So, hindi natin alam kung ano pwede mangyari. Pero mas mainam na ma-check nyo pinaka-bearing natin kung tinamaan ba ng tubig or nabasa ba siya, kung okay pa yung grasa, okay. Kung hindi na, pwede siyang palitan or regrease nyo lang siya. Ganun din sa likod, kapantay naman ng ating ng axle doon. Nandito yung ating, syempre, yung rear na ating kulong. So, sa ating rear na kulong, ito, kung papagana rito, syempre, yung ating gearing. So, sa gearing naman, dito yung ating gear oil, of course. There's a possibility na pwedeng pumasok sa loob yung tubig baha sa ating gear oil o humalo sa ating gear oil. Una-una dapat change gear oil, and sa gear oil kahit maaari pa-check na rin yung buong gearing niya. So baka mayroong mga naiwan na buhangin or lupa sa loob na maaari makapasok sa loob ng ating gearing. At hanggat ipalinis na natin yung buong gearing kung sakali na baha tayo at inabot to kahit kalahati. Siyempre, si-check nyo rin sa likod o sa kabila. Si-check nyo rin dito sa kabila. So, nandito yung ating oil cup. So, hindi natin alam kung may mga nakakalusot na tubig dyan. So, there's a possibility. Siyempre, lagi natin isipin yung posibilidad na posible nakapasok ang tubig. Yan. Kahit sabihin natin na hinigpitan ko naman yan, okay lang yan, walang kaso yan. So, isipin natin na baka may pumasok na kahit konti. So, check nyo pa rin siya. At maaari mag-change oil na tayo agad-agad. Sumunod dyan, iba pang posible na abutan ng tubig, syempre yung ating panggilid dahil ito is level din ng ating axle. So, sabihin natin half nito, nandyan yung ating torque drive na
metal ang material talaga, as in bakal talaga. Nandiyan yung spring. So yung mga itong parts na to ay mga kalawangin. So yung mga bagay na titigyan natin, syempre huhugasan natin, lilinisan natin. Maaari, syempre linisin na yung buong panggilid. So yung torch drive dito, sabi ko nga kanina, is gawa sa metal o bakal. So yung ibang parts doon ay nilalagyan ng grasa. So i-regrease na rin natin siya kung po pwede. Text, so paano kung sobrang lalim na rin talaga ng baha at inabot na yung airbox? So sa kahit anong klaseng motor, pag inabot ang airbox, so agad-agad dali nyo na siya agad sa mekaniko, dahil hindi mahirap na patakbuhin yan, or baka hindi mo na mapatakbo ang motor mo kapag pinasok to airbox. Dahil ang airbox, pag pinasok yan, diretso yan punta sa inyong carburetor or sa inyong throttle body, and then sa throttle body papunta sa pinaka-block. Eh, dun, tandaan natin ng tubig, eh, hindi nang kukompress ng ating mga block dahil hindi sila gasolina. So, hindi sila nasusunog. So, nag-i-stay lang siya doon sa loob ng block o ng ating throttle body, at sisirain niya lahat ng parts ng ating motor sa loob, especially yung ating piston, yung ating piston arm, at kung ano-ano pong pwedeng masira sa loob. So, yan. So, kung sakali, overall yun na, i-overall nyo na. So, kahit sabihin natin na mababaw lang yun, nadaanan yung baha, eh, lahatin nyo na. So, may mga baha pa rin sa daanan, hindi naman ba, o matubig pa rin yung daanan. So, hindi pa ako naglilinis. Dagdag ko na lang din, ano, dahil tag-ulan na, madalas to sa mga Honda Click, so dagdag ko na lang. Honda Click, eh, ito, hindi ko alam kung issue talaga to sa Honda Click, or sa kahit saang motor. Pero sa aking experience at nakikita, napapansin sa mga group ng Honda Click, eh, minsan nahihirapan silang pihitin pinakasusian o yung pinaka, ito, kilis or minsan susi. Minsan tumitigas siya dahil nababasa po ng tubig yung ating pinakasusian mismo. Hindi pa natin alam ang dahilan kung bakit naglalak, pero ang gagawin lang naman natin, hindi naman natin siya kailangan sprayan ng mga WD-40, mga ganyan, kahit anong pang spray. So yung taas na to, yan, papansin nyo, medyo may play pa siya, medyo may play pa to. Kapag matigas siya, mas malalim yung play niyan. So ang gawin nyo lang, press nyo lang to, tsaka nyo siya pihitin yung pinakasusian. Press nyo lang yung taas, tsaka nyo pihigitin yung susi. Another additional, ito na banggit ko na rin ito sa isang vlog. So yung battery natin ng mga Honda Click, yan nandito sa ilalim. So huwag nyo pansinin yan dahil okay lang yan, walang kaso yan, hindi yan papasukan ng tubig unless tumumba kayo sa baha. So kapag kayo ay natumba sa baha, huwag nyo i-start yung motor nyo. Okay, pero kung nakatayo kayo, steady lang, as in straight na tayo lang, eh walang kaso yan. Pero kung kayo ay natumba, eh posible yung pasukan ng tubig yung battery, at huwag nyong i-start ang motor nyo. Guys, so sana itong video na to ay nakatulong sa ating lahat na nagdadrive, lalo lang sa mga frontliners natin na riders, yung mga nagdi-deliver, dahil araw-araw sila nagmamaneho o nagbomotor dahil nagdi-deliver sila sa mga Shopee riders natin, sa mga sa Lazada riders, sa Grab, sa Lalamove, at kung saan-saan pa sa inyo. Sana mag-ingat pa rin tayo. Maulan, posible ang sakit dahil may COVID pa rin. So, iwasan natin sana magkasakit. Ano? Magdala po tayo ng kapote ngayong panahon na to. Huwag tayo magsisingit or huwag tayo magsisilong sa ilalim ng mga tulay. So, para hindi tayo makaabala ng ibang sasakyan. At, ayun, keep safe. Ride safe tayo lagi. At sa susunod na episode, see ya, bye-bye.